أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagtaguyod sa mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba, paggunita sa Allah at pagbabasa ng Quran. Dapat sa tahanan ng isang Muslim ay ginugunita rito ang Panginoong Allah. Binabasa dito ang ang Quran o salita ng Diyos, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasagawa ng dasal, sala ang mga tao rito. Sapagkat kapag ang tao o tahanan ng isang Muslim ay hindi na nababanggit rito ang pangalan ng Allah, hindi na nababasa dito ang Quran, ay malaking problema sapagkat ito ay inihalimbawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libingan na parang mga patay ang nakatira rito. Yung nakatira sa tahanan na iyon ay parang patay ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang libingan yung tahanan na iyon. So malamang may mga Muslim o maraming mga Muslim na sa tahanan nila ang maririnig mo lamang ay musika, panonood lamang ng TV, pakikinig ng musika, drama, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na, maski mga babae roon ay hindi na nagsasala. So malaking problema yon. Sa kabila ng ang tahanan na ito ay nakatira rito ay mga Muslim. Ganun pa man, hindi na nababanggit. Tulad ng sinasabi natin, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin na ang mga kababaihang Muslim, ang pinakamainam sa kanila ay magsasala sila sa kanilang mga tahanan. Ganun pa man, hindi sila nagsasala sa mga tahanan sa kanilang bahay. So totally, hindi na nababanggit kahit yung Quran. And then, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag binasa mo yung Quran sa bahay, lalayo ang demonyo. So, ngayon, kabaliktaran dahil instead na babasahin doon yung Quran, pakikinggan ang mga lecture, Islamic lecture, mga aralin tungkol sa Islam, ang pinakikinggan ay puro drama, musika, at iba pa na hindi kabilang sa katuruan ng pananampalatayang Islam. So, may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol dito. Isang hadith na naiulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra fihi suratul baqarah. Sahih Muslim o isinalaysay ni Imam Muslim. So ayon kay Abu Huraira sa hadith na ito, katotohanan sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, huwag ninyong ituring na tulad ng libingan ang inyong mga tahanan. Huwag ninyong ituring ang inyong mga tahanan, ang inyong mga bahay na katulad ng libingan. Huwag ninyong gawing katulad ng libingan. So ang ibig sabihin dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parang mga patay yung mga nakatira doon. Hindi na nila ginagawa doon yung paggunita sa Allah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una,
Yung libingan, syempre, libingan talagang yung mga, yung simentero talagang tahimik doon, di ba? Wala kang maririnig na paggunita sa Allah. So parang ganun, hindi binabanggit ang pangalan ng Allah. Or, yung tulad sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaibahan o ang katulad, kahalintulad ng taong inaalala niya ang Allah at ang taong hindi niya inaalala, hindi niya ginugunita ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at patay. Ibig sabihin, yung gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at yung hindi gumugunita ay katulad ng patay. So kaya ganun ang pag-ahalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi niya, katotohanan, inna shaytan yanfiru minal bait, lumalayo ang shaytan. Ha? Lumalayo. Lumalayo ang satanas, ang demonyo, minal baitil ladhi, mula sa tahanan, mula sa bahay o tahanan, alladhi tukra fihi suratul Baqarah, kung saan binabasa rito ang kabanata ng Al-Baqarah, suratul Baqarah. So ibig sabihin, ang bahay na ginugunita rito ang Allah, binabasa dito ang Quran, ay lumalayo ang satanas. Lumalayo mula rito si Shaitan, si demonyo. At kabilang sa kahulugan ng hadith na ito ay kadakilaan at taas na antas ng Suratul Baqarah. Alam natin na ang Suratul Baqarah sa Quran ay siyang pinakamahabang chapter o kabanata at nandito ang pinakadakilang aya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na Ayatul Kursi, na kung saan ang chapter nito ay talagang kinatatakutan ng demonyo. Okay. Lumalayo dito ang satanas. Kaya ugaliin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na maging na itataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng paggunita sa Allah, pagbabasa ng Quran, at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, siyempre sa ating mga kalalakihan, obligado tayong magsala ng mga obligadong sala sa masjid, salatul jama'ah, yung pagdarasal ng sabay-sabay sa masjid. So, obligado tayo. Yung mga kababaihan, yung mga babae natin, mga Muslim, ay mas mainam sa kanila na magsala sila sa bahay. So, ibig sabihin, hindi sila obligadong magsala sa masjid, sa moske, sa masjid. Kung sakaling magdadasal sila sa masjid, walang problema. Subalit, mas mainam sa kanila ang kanilang mga tahanan. Ngayon, para sa mga kalalakihan, although sinasabi nating obligado tayong magdasal sa masjid yung limang beses na pagdarasal, yung Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib at Isha sa masjid. So, maliban doon, yung mga sunnah, yung mga voluntaryong pagdarasal ay mas mainam na gagawin natin sa ating mga tahanan. Okay? Upang sa ganon ay may tataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah, paggunita sa Kanya, pagbabasa ng Quran. At iwasan natin yung ang naririnig lamang sa ating mga tahanan ay musika, drama, or ano pa man dyan pinapanood na labag sa batas ng Diyos o labag sa kautusan ng pananampalatayang Islam. Nakakalungkot nga, minsan ikaw ay hindi ka naman, halimbawa, hindi ka naman gumagawa ng ganun, pero yung kapitbahay mo, Muslim din. Muslim din pero nadidistorbo ka dahil napakalakas ng kanyang pakikinig ng musika, music. Eh, Muslim din yun. So, nakakalungkot yun. Diba? So, ingatan din natin yun na madistorbo natin ang ating mga kapitbahay sa pamamagitan ng ganun. Ipinagbabawal
ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang, naway may napulot tayong magandang aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.